Good evening mga kapamilya! Hello, hello po sa inyong lahat. Magandang magandang gabi. Ako nga po pala si EJ Gonzalez at ako ang makakasama nyo ngayon. Ngayon pa lang ay grabe na talaga, napakasaya ng araw na ito dahil makikilala na natin ang pinakabagong bibida sa pelikulang handog sa atin ng Star Cinema. Ito na nga ang Buyet, Not a Girl Yet. Nako, maraming maraming salamat. At sa mga nanonood sa inyong mga tahanan, hello hello po sa inyong lahat. Napapanood tayo ngayon sa YouTube at sa Facebook ng Star Cinema. Maraming salamat po. Ngayon pa lang ay iniimbitahan ko na kayo na tumutok at abangan ang pinakabagong pelikulang handog sa atin ng Star Cinema. Ito na nga ang Buyet. Ngayon ay makakasama natin maya-maya lamang syempre ang bibida sa pelikulang ito. Nako, ang Buyet, Not a Girl Yet ay mapapanood na natin very, 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 very soon. Syempre mapapanood at kasama dito sina Zijan Jaranilla, Maris Racal, Inigo Pascual at maraming 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 pang iba. Syempre ito ay direksyon ng isa sa mga sumulat ng blockbuster films ni Meme Vice Ganda. Ito na nga ay directed by Direct Jumbo Albano. Kaya naman, alam kong excited na kayo. Pero bago ang lahat, syempre, itong Buyet, Not a Girl Yet ay mapapanood na mismo sa inyong mga tahanan. Oo, nako, ilalapit na talaga ng Star Cinema sa inyo ang movie experience. Kaya naman, maaari niyong mapanood to sa mga sumusunod sa KTX.ph at I1TFC, Sky Cable, and Signal Channel for only 150 powered by Cinema Cine Express. Kaya naman, wag na nating patagalin pa, mga kapamilya. Tawagin na po natin sina Zijan Jaranilla as Buyet and Director Jumbo Albano. Hi! Hi, Zijan! Hi! Hi, Direk! Ayan, good evening po sa inyong lahat. Nako, batiin naman natin ang ating mga kapamilyang nanonood online. Umpisa na natin si Jan. Ayan, batiin mo na sila. Gusto kong batiin na magandang gabi yung mga sa mga timbahay natin dyan, sa mga online. Maraming maraming salamat sa pag-nood nyo dito sa page ng Star Cinema. Ayan, thank you, thank you. Siyempre, Direk, ikaw naman po. Yes, magandang gabi rin sa inyong lahat. Abangan po natin ang Buyet na Tagirl Yet. Riot ito sa saya at kilig. Yes. Nako, ayan na talaga. Riot sa saya at kilig. Kaya naman, nako, excited na ako at I'm sure excited na ang buong mga team bahay natin dyan na mapanood ang Buyet. Pero bago ang lahat, eto na. Simulan na natin ang chikahan para naman mas makilala natin si Buyet. Ano, umpisahan ko na ang katanungan dito, no? Si Jan, ikaw sa'yo. Siyempre, ano, nasanay kami na napapanood ka bilang napaka-cute na bulinggit na si Santino. Ngayon naman, gusto naming malaman kung sino, ano ba ang pagkakaiba ni Santino kay Buyet at bakit namin dapat abangan si Buyet? Ay, nako, sobrang laki po ng pinagkaiba ni Santino kay Buyet. Kasi si Santino na mabait na tawag dito. At di ko naman sinasabi na hindi mabait si Buyet, pero iba kasi yung image ko noon, iba yung image ni Santino noon kumpara mo kay Buyet ngayon na teenager nga. Tapos syempre marami siyang pinagdadaanan and sobrang ano nung movie na to. So relatable po nito sa mga kabataan ngayon kasi hindi lang si Buyet yung nakakaramdam ng ganung problema. And sobrang family oriented po nito. For sure, naku. Maraming makaka-relate yan. Kaya naman dapat yung abangan. Maraming salamat, si Jan. Sa inyo naman po, Direct Jumbo, kagaya ng nasabi nyo kanina, ito ay kilig at katutuanan. Ano pong dapat namin i-expect pa dito, Direct? Kahit po very, very light, few details lang po. Ah, okay. Ang Buyet, Not a Girl Yet, ay isang heartwarming comedy na coming of age. It's a simple story about a teenage gay boy na college freshman na maraming gustong i-achieve sa buhay, ang kanyang dreams, he wants to discover himself, at dahil doon, napakarami niyang pagdadaanan ng mga wacky adventures. And at the end of the day, it's a family comedy, punong-puno ng saya, punong-puno ng puso, punong-puno ng kilig. Tapos siguro ang na-expect natin sa pelikula ay maraming layers yung pelikula. It's not just about Buyet's journey, mayroon ding friendship story, family story, mga ganun. So, abangan natin tong nakaka-excite na story ni Buyet.
Nako, kaya naman for sure. Ako mismo aabangan ko yan at ganun din ang ating mga kapamilya. Kaya naman maraming salamat sa pagsagot ng direct. Eto na, para magtanong pa ng mga, para mas makilala pa natin at mas malaman pa natin kung ano ang meron kay Boyet. Siyempre, nandito kasama natin from ABS-CBN News, Miguel Dumawal. Hi, Miguel. Hi, good evening. Hello, EJ, Direct Jumbo, and Zijan. Magandang gabi. And congratulations, of course, sa inyong bagong project. First kay Zijan muna. Zijan, am I correct? You're 19 years old na? Yes po, tama po. Oo. Sige. At this age, Zijan, nasabi nga ni Tere kanina, this is a coming-of-age story. Ano yung bago mong aspirations in terms of being an actor? Dahil off-age ka na, mas marami ka ng roles na pwede magawa. And sundot natin, of course, Boyet, am I correct, Derek, is a gay college student. Mm-hmm. So, ayun, Zijan, bakit, why did you agree to play this role? Nag-agree po ako kasi sobrang nung finish po sa akin ni Derek Jumbo yung movie, sobrang interesting po kasi gusto ko rin maalis yung image ko dati na Santino na pinapitan ng tao. Gusto ko makita rin nila na kaya ko rin gumawa ng ibang role. Tapos gusto ko rin po siyempre na sinasalis ko yung sarili ko. And I'm so happy po na nabigyan po ako ng ganitong opportunity. And sa tulong po ni Direk Jumbo, nakagawa kami ng isang napakaganda at napaka-solid na pelikula. Bilang technically adult ka na, Zijan, ano pa yung kung meron ko pang choices or roles na gusto mong magawa after Boyet? Any other examples? Siguro po yung role na ano may sakit like autism po ganun. All right, okay. Kay Direk Jumbo naman, thank you Zijan. Opo. Direk, tama, this is your directorial debut. Yes. Tama ba? Oo. Pwedeng hingi lang kami ng background kung ano yung pinanggalingan natin in terms of the past movies we've worked on at saka kung paano mo binigyan ng buhay itong Boyet bilang ano naka-lockdown setting tayo. How did you manage to make the film vibrant kahit may limitations tayo? So yung una muna, Direk. Okay, nagsimula ako sa Star Cinema as a brainstormer. So parang mga 2 years yun or 3 years. Tapos puro Vice Ganda movies yung na-work ko. Then eventually nabigyan ako ng chance ng Star Cinema to write the script of Vice Ganda movie. So yung Ganda Rapido, The Revenger Squad, The More the Merrier, then eventually yung former creative manager ko sinabi nila kay Inang na parang kaya ko mag-direct. So si Inang sabi niya sa akin dahil doon napatingin siya sa akin and 2 years ago, pinag-undergo nila ako ng directing workshop. Tapos, parang I made this short film. Doon nila napagtanto na parang may chance, ganyan. Kaya ayun, nabigyan nila ako ng pagkakataon to be a director. Tapos nung binigay sa akin itong project na to last year, medyo kinabahan ako kasi parang oh my God, ano na to? Magkakatotoo na. Ito na to. Parang ako ang magsusulat, ako ang magdedirect. Parang ang laki-laki niyang responsibility. So, ang dami namin pinagdaanan na brainstorm sessions, pitching sessions. Tapos, nabuo na namin siya. Then, nag-lockdown. So, nung sinusulat ko yung script, parang punong-puno, hindi ako makatodo ng sulat kasi punong-puno ako ng fear, ng anxiety kasi, syempre, may pandemya and all. Pero parang, one day, parang kinausap ako ni Boyet, ng character ni Boyet, na parang sabi niya, you just have to be happy. So, nung narinig ko yun kay Boyet, sabi ko sa sarili ko, ito yung kailangan ng mga tao ngayon. Kailangan nila maging masaya. At kailangan kong makapagpasaya ng mga tao. At gamit ang boses ko, gamit ang skills ko, and feeling ko, kitang-kita naman yun sa pelikula, na kapag napanood natin yung pelikulang Boyet, parang walang pandemya na nangyari, parang ang kulay-kulay, parang it was shot pre-COVID, ganyan, ayun.
So direct na naitawid natin, kinaya natin yung lockdown limitations. Yeah, so limitado man yung galaw namin, we have to really deliver. And I'm proud to say na yung fear, yung anxiety, yung pressure na naramdaman namin before the shoot, napalitan ng happiness. Talagang na-enjoy namin yung shoot at nakita yon sa pelikula. Okay. And bilang panghuli na lang, Zijan, kung pwede lang naman i-reveal, meron ka ba ditong love interest? Bilang sabi nga ni Direk Jumbo, ito ay coming of age story. May ganun bang aspect itong Boyet? Direk, pwede ba i-reveal, Direk? Ikaw! Siguro po abangan niyo lang kasi pag kini-spoil ko baka mawala na yung alam niyo yung kilig po. Ah, so may kilig. Opo, opo. All right. Direk Jumbo, Zijan, thank you so much. EJ, thank you. Thank you, Miguel. Thank you. Nako, kaabang-abang talaga. Ano kaya ang mangyari talaga dito sa Boyet? Nako, kaya naman. Para sunod na magtatanong, makakasama rin natin syempre from push.com, Kiko Esquadro. Hi, Kiko! Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Hi. Ang question ko po for si Jen po. Sige po. Hi po. Parang gay peg yung role mo dito. Meron bang pattern yung character mo kung sino yung pagiging Becky doon sa story na gagawin mo po? Ano pong pattern? Meron ka bang pinag-aralan mo ba yung certain kilos ni ganitong tao para gawin mo doon sa character mo? Wala naman po. Sa totoo lang po, parang hindi na po kasi kami nagkaroon ng workshop. Mm-hmm. Kasi ano nga po, parang nagkaroon na po ng pandemic, so ang hirap na po mag-workshop ng ganyan. Pero nung nasa set naman na po kami, and sa tulong po ni Direk Jumbo, tapos kasi po yung set namin, parang halos puro bading. Pag nakita nila na, uy, parang lalaki ka ng ganyan, sinisita nila ako na ganito-ganito yung gawin mo, nalambutan mo pa, ganyan. Mm-hmm. Sobrang yung ano po namin, yung pagtutulong-tulong po namin, ganda po nung kinalabasan. Para sa mga hindi nakakaalam, ay yung character mo ba dito parang nakadamit pang babae o nakadamit pang lalaki? Pang lalaki po. So closet yung character mo? Yes po. Pero okay. Sa family po po, open naman po siya and tanggap po nila ako. Si Jen, hindi ba naging mahirap sa'yo kasi di ba yung tumatak ka dun sa character mo as Santino, hindi ba mahirap kumawala dun sa character mo at dun sa pinanggalingan mong character dati na sa May Bukas Pa, na hanggang ngayon, yun pa rin yung tingin ng tao sa'yo? Parang feeling ko po sa akin, hindi naman po ako nahirapan. Mm-hmm. Ang gusto ko lang po eh, mabago po sa akin yung tingin ng ibang tao. Mm-hmm. Hindi lang ako habang boy na si Santino, ganyan. Mm-hmm. Parang gusto ko rin na, uy, galing nito sa Boyet. Galing nito sa ganyan. Parang yun po yung gusto kong ma-achieve. Yun po. Mm-hmm. And last na lang, si Jen, dumaan ka ba dun sa parang awkward stage na parang ayaw mong umarte, parang gusto, ayaw mong magpakita sa camera, gusto mo naka, yung parang may, meron ka lang, pinagtuunan ka lang ng mga oras mo ng mga panahon na hindi ka lumalabas sa TV? Dumaan po siya, pero sobrang saglit lang po kasi yung time ko po kasi nung kabataan ko parang hindi ko po siya masyadong na-enjoy na hindi ako katulad ng ibang normal na bata na nakakalabas sa ganyan. So parang medyo nung naisipan ko po, parang medyo maglaylo muna ako. Pero yung ABS po kasi hindi rin nila po pinabayaan kahit papano. Pinigin nila ako ng mga MMKs, mga paglaban mo na ganyan. Parang hindi naman po ako nawalan ng project na totally. Parang nag-ano lang po ako sa mga teleserye, movie, gano'n. Okay, thank you. Kay Direk Jumbo naman po. Hi po, Direk. Magandang gabi po. Hello po. Magandang gabi. Kwento lang po, ano po yung pwedeng natin sabihin sa character ni Si Chan po? Ano ba? Kasi parang ano po, intriguing po kasi yung title si Boyet na parang gano'n po. Ano siya? Not a girl yet pa rin siya. Hindi, complicated yung character ni Boyet eh. Makulit siya, marami siyang pangarap sa buhay. But at the same time,
sobrang grounded niya. Hindi siya, pag napanood mo yung pelikula, maiintindihan mo siya kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay. Dahil may pinanggagalingan siyang puso, may pinanggagalingan siyang pain, na lahat naman tayo ay makaka-relate dahil at some point ng buhay natin, merong mga bagay sa puso natin na hindi natin maalis pa. Kaya hanggang ngayon, kahit na maraming taon na ang lumipas, naka-hold on tayo dun sa bagay na yon, not realizing na it keeps us parang nakakulong, parang dapat mag-move on tayo. Direk, ikaw po ba sumulat nung story, nung pelikula? Yes po. Nung sinusulat mo siya, ano yung pinaghuhugutan mo nung time na yon? Siguro, malapit sa akin yung journey ni Boyet kasi at some point ng buhay ko, parang feeling ko nakakulong ako. Tapos, akala ko yun lang yung buhay ko. Pero nung naging malaya ako, ang ganda pala ng mundo, ang colorful, ang saya. Kaya sinabi ko sa sarili ko nung time na yun, nung naging malaya ako, hindi ako titigil magkwento. Ang tagal kong nanahimik, ang tagal kong nag-open up. Basta yun. Magigets niya rin yun. Yung magpilikula. And Derek, habang sinusulat mo yung story, nakita mo ba kung sino yung character na dapat na bagay gumanap doon sa sinusulat mo? O talagang si Sijan talaga yung nakita mo? Ever since nung binubuo ko yung story, nung pinipitch ko, ang nakalagay na sa PowerPoint si Sijan. Kasi parang naisip ko, parang si Sijan hindi niya pa to nagawa. Tapos kapag may gagawin yung, kunyari si Sijan as Boyet, pag may gagawin siyang medyo makulit ka ha, parang maintindihan mo agad siya. Parang, okay, sige, gawin mo muna yan. Parang ganun, ang amo-amo kasi nga. Tapos si Sijan kasi parang at a very young age, may emotional maturity siya na nire-require din nung character. So parang sabi ko, oh my God, perfect talaga to si Sijan. Tapos hindi pa natin siya nakikita magbakla, mag-comedy. Ayun, so siya talaga, walang iba. And Derek, kwento lang, sa konti lang, si Maris and Inigo, ano po ang role nila dun sa character ni Sijan? Sila lang naman ang characters na mga kasalumuhan ni Boyet na either bubuo o si Hira ng pagkataon. Charing! Sila yung magiging mga mga college friends ni Boyet na makakasama niya sa kanyang wacky adventure. Okay, maraming salamat po and congratulations po. Thank you, Dave. Thank you po. Thank you, Kiko. Congratulations talaga, Direk Jumbo at Zija. Nako, marami pa. Meron pa yata mga gusto magtanong. Siyempre, we have here from Cinema News, Audi, or Genya from TV Patrol. Meron po bang gusto magtanong from you guys? Okay. How about from Doreen from Star Cinema? Hi, good evening. Hi, Doreen. Hi po. Hi. Question ko po for Zijan. Since ito yung first leading role in a movie, kamusta naman yung pakiramdam? Sobrang happy po and sobrang proud po ako na nakagawa po ako ng ganitong pelikula and nabigyan po ako ng opportunity. Pero nung una po, sobrang nag-doubt din ako sa sarili ko kasi first time ko nga po na major gay role, ganun. Parang naisip ko na hala, kaya ko pa ito gawin, na baka ma-disappoint sila direct na ganyan. Pero nung sa tulong po nila Direk Jumbo, parang nakita ko naisa puso ko si Boyet. And yun nga na mention mo na may mga fears ka kasi ito yung medyo iba yung role dito. So paano ka nag-prepare and ano yung mga challenges na experience mo? Yung mga naganapan po dati kasi na gay roles, parang tinipon ko siya, tapos in-apply ko siya dito sa Boyet. Pero kasi po yung mga naganapan ko dati, drama. Pero dito kasi drama comedy. So, pag may mga hindi po ako nagigets ng mga jokes or mga lines, nagtatanong ako kay Direk Jumbo. Tapos pag may mga
ko ang mga suggestion po ako, sinasabi ko rin sa kanya para maganda po namin yung ginagawa namin trabaho. And thankful po ako na naayos po namin challenges na yun. Yes. And nabanggit nga rin ni Direk Jumbo kanina na you've worked with Inigo and Maris for this movie. Kamusta naman yung ano working relationship mo with them? Kamusta kayo sa set? Sobrang solid po, pero kasi nung una, ano po yun, first time ko makatrabaho si Ate Marisa at si Inigo, siyempre may kailangan pa, may kapaan pa, pero sobrang unexpected po yung friendship po namin kasi kahit ngayon tapos na yung pelikula namin, di pa rin natatapos yung communication, kita pa rin po kami, kaya sobrang saya po. How about working with Direk Jumbo for the first time ba? For the first time din ba kayo nag-work together? Yes po, first time po. Kamusta naman yung experience? As sa experience po, sobrang wala po akong masabi kayo. Kasi pag sa set namin, never po ako nakarinig ng igawan, walang mga taong nasa stress. Never ko pong narinig na nakita na dance sa Direk Jumbo. Sobrang daan lang po talaga ng set namin. Kaya pag may mga light scenes kami, sobrang dali lang kasi ang bilis namin magka-intindihan sa isa't isa. Is yung mga heavy scenes naman po, tinutulungan niya rin ako palagi and pinapaintindi niya sa akin yung mga ito. Alright. May question din po ako for Direk Jumbo. Yes pa. Since ito nga po yung inyong first directorial movie, kamusta po yung experience noon from being a writer to director? Syempre, sobrang saya ko kasi nabigyan ako ng chance, binigyan ako ng opportunity ng Star Cinema to be a writer-director. Pero syempre, punong-puno din ako ng kaba, ng fear, ng anxiety kasi nung ginagawa namin to, may pandemic nga. Pero kahit limitado yung galaw namin, parang kumbaga kung normal shooting na walang pandemic, kaya namin tumumbling-tumbling. Ngayon, nung nagsushoot kami, tatumbling, pero alam mo, limitado lang yung tumbling. Parang isang tumbling ka lang. Kahit ganun, we really have to deliver. Tapos, nung day one namin, a little chika lang. Nung day one, parang kabang-kaba ko na parang, oh my God, this is really, is it? Nag-take na and all. Pero after nung day na yon, naramdaman ko kasi from my, ano, from the staff, from the crew, from the cast, na pinagkakatiwalaan nila ako. Tapos, dun ako, yun ang hinawakan ko. Pinagkakatiwalaan nila ako, kaya huwag akong kabahan, huwag akong matakot, enjoy lang natin to. Kaya, day two onwards, talagang, enjoy lang kami, ganyan. mukhang na-feel po namin yung saya ng movie na to. And since nag-work nga din po kayo sa mga Vice Ganda movies before, masasabi niyo po ba na may ganun ding vibe yung saya ng isang Vice Ganda movie? Meron din po bang ganun dito sa Boyet? Syempre, ginugol namin na hindi siya Vice Ganda movie. Parang it's a new comedy, family comedy na simple pero may wacky adventures at the same time talagang sa tulong ni Zijan talagang maiiyak ka, hindi ka lang tatawa ng bonggang-bongga, iiyak ka rin ng bonggang-bongga. Yun, parang kumbaga laugh out loud, cry out loud. Yes. Madaming ipapadama. Oo, lahat na to. Kamusta naman po si Zijan as an actor dito sa Boyet? Oh. Ako, syempre, wala rin akong masabi kasi wala siyang nasabi sa akin. Charing. wala akong problema kay Zijan kasi sobrang easy niya na makatrabaho. Tapos talagang nakikinig siya sa akin, is very professional. Pupunta siya sa set na naaral niya na yung script. Kung hindi siya maintindihan, talagang he would ask me the day before the shoot kung paano gagawin yung mga eksena namin. It's very collaborative. He would come up to me at magsasuggest siya ng mga bagay-bagay, ng lines, ng jokes. Tapos na
nagugulat ako na parang, alam mo, funny rin pala to si Zijan. Meron siyang mga ano entries na mga jokes. Kaya kapag naririnig ko kunyari sa set na, direct meron daw gagawin na joke si Zijan. Sabi ko, okay, go, tara, take na natin. Tapos gagawin yun. So parang, ganis ah. Good work. Wow. Oo, nakaka-surprise talaga. Ayun. Galing siya, magaling. Yes. And with working with Maris and Inigo naman po for this film, kamusta naman po sila? Ako, pareha sila ni Zijan. Wala rin akong ano, problema kasi talagang makikinig sila tapos gagawin nila yung ano, yung mga sinasabi ko. Tapos magtatanong yan sila sa akin, okay ba yung direct yung ginawa ko? Ganyan. Tapos ibabalik ko sa kanila yung tanong, ako okay ako, ikaw okay ka ba? Tapos magsasabi sila na parang kaya pa. Pwede, sige, gawin natin. Kasi parang yun ang gusto kong ano, maging feel sa set. Nung bago kami mag-shoot, sinabi ko sa kanilang lahat na gusto ko, pag nag-shoot na tayo, collaborative tayong lahat. Kasi at the end of the day, hindi ko lang siya pelikula. Pelikula nating lahat to. So kailangan lahat may contribution. Kailangan lahat may say. Lahat may ambag. Ayun na, hindi lang ako yung ano, yes, ako yung kumbaga captain of the ship, pero ano, hindi ko naman mapapaandar yung ship kung wala yung mga tao, kung walang cumulative effort, parang ganun. Ayun, so, kaya ako sa lahat ng cast ng Boyet, lahat talagang laban. Parang shoot tayo. Ganun. Thanks, Derek. Thank you, Zijan. Thank you po. Thank you, Doreen. Ako, napakaraming ipaparamdam talaga sa atin ng Boyet. Pero ito, direct ako, alam kong madami pa kayong gustong entertain na question, pero we are down to our last question. Ako, may habol. Sino po ang gustong humabol? Sige, opo, pwede na po kayong magtanong. Ayan, syempre si OD. Hi, OD. Hello po. Good evening po. Ayan. For si Jen, follow up na po, ano, sundot lang po sa question ni Kiko. How do you feel na ayan na nangyari sa ABS pero hindi ka pa rin pinabayaan ng ABS kasi until now ay tuloy-tuloy pa rin ang project mo. Yun na nga po. Kasi po nung pinig sa akin to ni Derek, ano na, papasok na yung issue ng shutdown. Tapos nung na-shutdown na nga po, parang mas lalo akong, mas gusto kong magtrabaho and mas gusto kong i-prove sa mga tao na hindi deserve ng ABS to. Kasi sobrang dami nilang nagagawa magandang pelikula, sobrang dami nilang nag-inspire. So, sabi ko, parang sige G, gawin natin yung pelikula na to. Tapos nung natapos po namin yung pelikula, sobrang ang sarap po sa pakiramdam and sobrang proud na proud po ako dahil hindi lang ako naging parte ng pelikula ito, naging lead pa ako and sobrang thankful po talaga ako sa ABS kahit mula nung bata pa ako, 2009 mula ngayon, tingin din po nila ako pinabayaan. Ayun. And then yung next question po, isa ka sa mga tatak na ABS-CBN child star. Ano ang mga payo mo sa mga bagong kapamilya child star ngayon? Ang mapapayo ko lang po kasi ang dami ng ano ngayon eh, ang dami na nagpapasukan ng mga child star. Ang payo ko lang huwag kayo magmadali kasi darating din yung time nyo, darating yung spotlight nyo. Pag may binigay sa inyong project, ganyan, bigay nyo lang yung best nyo. Kasi sa huli naman, basta masaya yung puso mo sa ginawa mo. Andun yung fulfillment. Kahit hindi nila kuha yung susunod, pero nagawa mo na, pero alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo yung best mo. Sobrang saya ng kaputo. And be professional lang po lagi. Yeah. Ayun. And pinaka-last na, ano ang pwede maging takeaway ng mga manonood after na mapanoorin si Boyet? Yung kwento po kasi ng Boyet, hindi lang sa about sa kay Boyet eh. Sobrang dami pong layers ng kwento, hindi lang sa tungkol kay Boyet. Meron din sa mga kaibigan, sa family, sa kapatid, ganyan. It's a story about ano po, love, friendship, acceptance, and forgiveness. Okay.
Yes. Thank you po. Thank you, Sijan. Thank you. Thank you, Odie. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat na ko ngayon pa lang ay congratulations na sa lahat ng bumubuo ng Boyet. Ayan, maraming salamat po. Eto na, Direk at Zijan, nako, imbitahan na po natin ang mga kapamilya natin na tumutok at sumabay-bay dito sa Boyet. Nako, patikim pa lang yung mga napagchikahan natin, pero for sure, madami pa silang aabangan. Kaya naman, unahin na natin si Zijan. Ikaw, Zijan. Ayan, mga kapamilya, sa mga timbayad dyan, iniimbitahan po kayo na panoorin ng Boyet. Malapit na po yan. Directed by Direk Jumbo Albano. Kasama ko po dito si Kuya Inito Pascual, Ate Maris Cacal, Darius Aquino, P. Palmos, and Ate Gian Lachita. Sobrang marami pong iba. And pwede nyo po ito panood sa mga sa PTX.ph, Sky Cable, Signal, and I1THC powered by Scene Express. Thank you so much po. Thank you, Boyet. At syempre, Direk Jumbo, kayo naman po. Yes, so nasabi na kasi ni Zijan lahat. Oo nga, Direk. Pero Direk yun ang parang hindi ko na mahirapan. Pero abangan po natin ang aming munting pelikula, ang Boyet at the Girlet. Pinapangako po namin na sa panahon na ito, sagot namin ang kasiyahan, ang happiness. Yes, naihati talaga nila sa mga bahay nila, di ba, Direk? Kasi pwedeng-pwede nilang mapanood sa kanilang mga tahanan. Yes, of course, mapapanood natin ang Boyet Not a Girl Yet sa I Want TFC, KTX.ph, Sky Cable, Signal, of course, powered by Cine Express. Yes. Yeah. Padon-todo yun, ha? Oo nga, binigay mo lahat. Kaya naman, maraming salamat po. Thank you. Siyempre, Zijan, Boyet, maraming salamat. Congratulations. At siyempre, Direk Jumbo, maraming salamat. Kaya naman sa mga kapamilya natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, ang Boyet po, malapit na. Siyempre, dapat ninyong abangan yan. Kagaya nga nasabi nila, mapapanood nyo sila sa KTX.ph, I1TFC, Sky Cable, and Signal Channel for only 150 powered by Cine Express. Maraming salamat po mga kapamilya. Manood po tayo. Boyet, Not a Girl Yet. Thank you so much. Thank you. Bye. Go up.